Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong February 28, 2023, natapon sa dagat ng Oriental Mindoro ang libo-libong litro ng langis. Patuloy na lumalawak ang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Apat na bayan sa Oriental Mindoro ang apektado na ng oil spill kasunod ng paglubog ng oil tanker na MT Princess Empress. Tinatayang aabot ng 800,000 litro ng krudo ang aksidenteng kumalat sa malaparaisong dagat ng Mindoro, lula ng lumubog na barko na MT Princess Empress. Apektado sa oil spill ang 77 barangay sa Mindoro, kasama na ang Nawan, Pola at Pinamalayan. Ayon sa mga residente, nakakasulasok ang amoy ng tumapong langis, kaya lahat ng tao rito ay nakasuot ng face mask. Kaya naman maraming resorts at tourist spots sa Oriental Mindoro ang pansamantalang nagsara. Ipinagbawal din ng lokal na gobyerno ang pangingisda sa dalampasigan, bunga ng masamang epekto nito sa isda at sa sinumang makakakain nito. Dahil dyan, may hinaing ang mga tao rito. Wala ang pambiling ulam, wala rin ulam, hindi rin pwede makapangingisda. Kami po talaga ang matinding tinamaan po ng oil spill. Marami pong mga tao dito talagang magugutom. Ayon sa sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro, may 10,000 pamilya ang apektado dahil sa tumagas na langis. Gayunpaman, mas marami ang hayop sa dagat ang naapektuhan dahil sa oil spill. Ayon sa isinagawang pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, may 1.7 milyong isda ang namatay simula ng tumagas ang langis sa Mindoro. Patay rin ang 7 ektarya ng coral reefs na pinumumuhaya ng libo-libong isda at iba pang sea creatures. Sa lawak ng pinsala ng tumagas na langis, sigurado ako na mas marami pang hayop ang napinsala ng oil spill higit sa ating inaakala. Maraming hayop sa ibang sulok ng mundo ang napeperwisyo dahil sa mga tao. Gaya na lang ng sea lion na ito na kinuha ng mga volunteers upang linisin ang katawan na dinikita ng krudo. Masama ang krudo sa mga sea lion dahil nagdidikit-dikit ito sa kanilang balahibo. Dahil sa krudo, nawawala ang insulation o ang kakayahan nilang panatiliin ang init sa kanilang katawan. Kapag tumagal ang grasa sa balat ng sea lion, maaari itong mamatay sa matinding lamig o hypothermia. Ganito rin ang nangyari sa kawawang sea otter matapos itong mamataang balot sa krudo. Hinuli ito ng mga concerned citizens upang dalhin sa cleaning facility at gamutin. Naging matagumpay naman ang kanilang inisyatibo, ngunit pagkalipas ng 5 araw, namatay pa rin ang sea otter. Napag-alaman sa autopsy na ang krudo ng langis ay pumasok sa katawan ng sea otter na nagsanhi sa pagkalaso nito. Ito rin ang nangyari sa bangkay ng balyena na namataang lumulutang sa dagat. Kitang-kita sa balat ng balyena ang kumapit na krudo. Delikado sa mga balyena at dolphin ang makalunok ng krudo dahil pwedeng mabarahan nito ang blowhole o ang butas na daluyan ng kanilang hangin. Maski ang mababait na pagong ay hindi ligtas sa oil spill, mapalad nga ang isang pagong na ito matapos siyang ma-rescue at dalhin sa cleaning facility upang linisin ang kanyang shell. Inabot pa ng 2 oras bago malinis ng mga rescuer ang katawan ng pagong. Sa lahat ng mga hayop, ang mga ibon ang pinakakalunos-lunos ang sinapit. Sa tuwing nababalot sila ng langis, ang mga ibon ay nahihirapang kumilos. Nakunan pa nga sa isang video ang grupo ng mga ibon na hirap lumipad dahil sa grasa. Kapag ang ibon ay hirap nang lumipad, para na itong nahatulan ng kamatayan. Ito ang kinahinatnan ng bibe na may malaking sugat sa leeg matapos itong atakihin ng pating dahil hindi na ito makalipad. Dahil dyan, puspusan ng mga rescuer upang linisin ang bawat hayop na apektado ng oil spill. Ang mga ibon ay dinadala sa isang pasilidad kung saan mas maayos silang mauhugasan at mapapaliguan. Gumagamit sila ng espesyal na sabon para alisin ang namuong grasa. Medyo matagal ang proseso ngunit sigurado namang maililigtas nila ang buhay ng mga hayop. Ang bawat hayop na kanilang tinutulungan ay inihahanda upang muling pakawalan. Pakakawalan nila ito sa panibagong lugar kung saan mas malinis ang dagat.
baka sa kilos ng mga hayop ang kanilang pasasalamat sa mga tao na tumulong sa kanila. Mabuti na lang at may mga tao na handang mapagod para lang sagipin ang mga hayop. Kung tutuusin, mahalaga na tumulong tayo sa paglinis ng dagat dahil lahat tayo ay damay sa usapin na ito. Ang mga isda na ating kinakain na kinuha sa dagat ay maaaring kontaminado ng nakalalasong kemikal. Kapag kinain natin ng isda na kinuha sa oil spill, pwede tayong makakuha ng sakit gaya ng pagkalason at cancer. Dahil sa nakakaalarmang pagtagas ng langis sa dagat, nakaisip ng simpleng solusyon ang mga scientist. Yan ay ang gumamit ng buhok ng tao para linisin ng tubig. Dito sa isang pabrika sa San Francisco, kinukolekta ang mga buhok ng tao. Ang mga buhok na ito ay nanggaling sa iba't ibang salon at barbershop upang gawing makapal na basahan. Pinagkukumpul-kumpul nila ito at tinatahi upang magsama-sama. Kapag ang buhok ng tao ay nilublob sa tubig na may krudo, makikita na mabilis itong hinihigop ng buhok. Parang magic na naglaho ang krudo. Ang isang kilo ng buhok ay kayang humigop ng 5 kilo ng krudo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagdo-donate ng kanilang buhok sa tuwing may oil spill. Dito sa Pilipinas, hindi gumagamit ang ating gobyerno ng buhok ng tao dahil wala tayong pabrika na gumagawa ng ganitong produkto. Buti na lang at sagana sa mabubuting tao ang Pilipinas na handang linisin ang nasirang dalampasigan. Tinatayang aabot ng 3 taon bago patuluyang magnumbalik sa kalinisan ang dagat ng Oriental Mindoro. Ikaw, handa ka rin bang paliguan at linisan ang mga hayop na biktima ng oil spill? Comment down below nang malaman namin. Kung nag-enjoy ka naman sa ating episode, please click the like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Cyrus Jan Dayag, Sheena Grace Reyes, Jacob Minor, Hope Grapes Villegas, De La Torre Edric, Sambilio Kaiser Louie, at Akio Dukusin. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!